paghahanap ng OFW mula sa Italy na si Ryan Mendoza sa kanyang ina. Habang nagkakaroon ng linaw, tila lalo namang nagiging masalimuot. Ang tanong pa rin, sino sa dalawang babaeng lumitaw ang kanyang tunay na ina? Ilang linggo na nating sinusubaybayan ang paghahanap ng OFW mula sa Italy na si Ryan Mendoza sa kanyang tunay na ina na di umano ibinenta siya sa halagang 3,000 pesos sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija noong dekada 80. Ako nga daw po ay anak sa parang ligaw buntis. Pinampun ako doon sa matanda nagtitinda ng isda. Yung matanda daw, sa sobrang hirap, na ipasa ako kay Tia Oring sa Cabanatuan. Si Tia Oring, suki ng nanay ko sa RTW. Ang binigay doon pangalan sa akin ay Joel De Vera. Nung pinagbuntis ako ng nanay ko, hindi nakabayad na ng upa. At sabi doon nanay ko, pag inilabas ko yung bata, iwan ako na dito, bahala na kayo. Kung wala kang pera, bakit mo ako pinabayad? Hindi ka ba pwede magtrabaho na lang? Pero yung bigay mo yung isang anak mo, gagawin yung pambayad. Anong klase ina ka? May ilan ng mga lumabas na nagsabing sila ang ina ni Ryan. Ryan, nakita ko ang video mo. May halong ka ba? Sana pinatatawad mo, Ryan, ang ina mo. Kasama na rito si Gina Castillo na nung una itinanggi na ipinaampun niya ang kanyang panganay na anak. Pero nung nakita na niya ang video ni Ryan, biglang nagbago ang kanyang pahayag. Kinikilabutan ako talaga. Parang hindi ko masabi siya, oh, sino ba to? At hindi ko kilala na. Kasi baby siya. Tsaka iba talaga ang parang anak mo. Parang lukso ng dugo mo. Pero sa lahat ng mga nagpresenta, isa lang sa kanila ang nakakakilala kay Aling Toyang, ang tindera ng isda na nagsilbing middleman sa pagpapaampon kay Ryan. Siya si Marites Tolentino. Nung minsan daw na naglayas si Marites, nakilala niya ang isang Jesse Santos. Matapos ang ilang taong pagsasama, nagdalang tao daw si Marites. Nung umuwi siya noon, nagulat yung nanay namin na galit. Tignan mo, sabi niya, umuwi ka, buntis ka, asan yung matanda? Sabi niya, may inuwi babae yung si Jess. Sa hospital, kinuha po ni Aling Toyang. Wala po sa niya dinala. Bakit ka po bumayag? Walang anak po yung bigay ni Aling Toyang. Manang magkusya, saka patawarin niya po. Isip bata yung nanay mo, sana mahalin mo siya ng masigit pa sa nararamdaman mo ngayon. Joel! Ang anak ni Aling Toyang na si Zenaida, kilala rin si Marites. Naalala ko nga noon, nagbuntis siya. Parang naalala ko nga yata na tinitingnan na ko yung bata, sinisipat ko kung may kawangki ba. Pero hindi ko nga lang maalala kung nasabi ni nanay nga kung sino yung ina. Nakita ko si Mayet, malakit yan. Mayet, buntis ka ba? Tumango lang siya. Lumipas sa mga panahon na yon, nakita ko na si Mayet, na ala na siyang nasa tiyan. Mayet, nanganak ka na ba? Oh, anong anak mo, lalaki? Pogi daw yung bata. Asan ay anak mo? Kukunin daw ni Toyang. Yung pa, nagkita na naman kami ni Toyang. Kamusta na nga ako yung anak ni? Pira, kinuha mo daw. Mayaman yung napadalang ko. Pag-aaraling kung makatapos yun, baka makapagpunta ng ibang bansa. Gayunpaman, si Gina Castillo, inilalaban pa rin na siya raw ang tunay na ina ni Ryan. Ako din naman pera ang halabol ko sa kanya. Ang hinahabol ko lang, yung magkita kami, siya man, ang anak kong nawawala. Pareho naming pinakausap ang dalawa via Skype kay Ryan na nasa Teramo, Italy na. Hindi niyo po ba naiisip ng mga panahon niyon o bakit hindi niyo hinanap o gumawa kayo ng paraan? Wala rin naman ako kakayanan na ibuhay sa kanila. Opo, nung mga panahon niyon, pero ibig po sabihin sa mga panahon po ngayon o yung mga 5 years ago o 10 years ago, siguro naman po meron na po kayong konting kakayahan para hanapin siya man lang, di ba? Kumusta na po? Ayos naman po, kayo po. Kumusta po? Matuwan niyo po ako. Ang kapatid ko, pagpasensyahan mo, medyo hindi tama nga lang ang pag-isip. Doon kami nagalsa na nung makita namin si Aling Toyang, talagang siya ang ina mo. Hindi kita binunta, anak. Mas yeah. Ganito yung ako yung nanay mo. Mabait ka rin ako. Mahal na mahal kita, anak. Mahal-mahal din ko po kayo. Wala po po tayo ano dyan. Sorry po, po yung nagawa ko sa akin. Ko. Natutuwa ako, masaya po ako. Magaan po yung loob ko sa Allah. Para magkaalaman na, parehong sumailalim sa DNA test sina Marites at Gina. May magmamatch kaya sa kanila sa iniwang DNA sample ni Ryan.
pero bago malaman ang resulta. Sa gabing ito, may mga bagong revelasyon. Lilinawin ko lang, kilala ko si Toyang. Tutok lang dahil ang buong katotohanan malapit na nating malaman. Ang resulta ng DNA test nila Ryan, Miss Marites Tolentino at si Miss Gina Castillo ay 150 kilometers mula sa Rome, Italy, matatagpuan ang siyudad ng Teramo. Humigit kumulang 100 mga pamilyang Pilipino lang ang naninirahan dito, kabilang na ang pamilya ni Ryan. Sina Augurio at Susan, ang adoptive parents ni Ryan. Hirap daw talagang magbuntis noon si Susan, kaya nag-ampun sila. Para bang zero yung buhay mo, pagod-pagod ka, wala kang makitang anak na makakaalis ng pagod mo. Pero nung dumating sa buhay namin, napakalaki ang pinagbago. Talagang naging maligaya kami mag-asawa. Noong 1991, lumipad pa Italy si Susan. Makalipas ang 2 taon, sumunod naman ang kanyang mister na naging caregiver. Taong 1998, si Ryan naman ang nagtungo ng Italy. Bata ka, pupunta ka sa ibang bansa. Kala mo masarap ang buhay. Tapos pagdating ko dito, yung palang lugar namin, yung bundok. 4 lang kami Pilipino. Kaya ang hirap kasi tapos wala kang makakwentuhan. Nanonood ka ng TV, wala kang maintindihan. Nagtrabaho si Ryan sa isang paggawaan ng sapatos. Ngayon naman, sa isang car center. Mas kalmado ang trabaho kasi sa factory may hinahabol kang kota. Sa car center, wala kang hinahabol na kota, kaya lang, mas maingat. Magandang magandang evening! Pero pagdating ng gabi, kilala siya sa tawag na DJ Kerengkeng sa isang online radio kung saan mga OFW ang kanyang mga tagapakinig. Di baling wag mo akong bayaran, palakpakan mo lang ako. Kasi para sa akin, mapasaya ko lang yung kapwa ko Pilipino na OFW na okay na ako eh. Aktibo rin sa bowling si Ryan at ang kanyang amang si Augurio. Sa bowling, kahit hindi kami nag-uusap ng papa, nagkakaintindihan kami. Pero taong 2016, dumating ang matinding pagsubok sa kanilang pamilya. Ang adoptive mother ni Ryan na diagnosed na may ovarian cancer. Ramdam namin ng papa na ang mami mahina yan, na may takot siya na baka ito na yung huling tulog ko, baka ito na yung huling luto ko para sa mag-ama ko. Pero kami, lagi namin sinasabi sa kanya, kaya mo makaligtas kung sasabihin mo lang sa sarili mo kaya mo. Pero nanatili silang matatag sa mga pagsubok. Kahit panong natuklasan ni Ryan na siya pala'y ampon. Katulad ni Ryan, gustong gusto rin daw malaman ni na Augurio at Susan kung sino kina Gina Castillo at Marites Tolentino ang tunay na ina ni Ryan. Nandun yung excited ko dahil sa mararamdaman kong masaya na siya. Pagpasidyos na lang natin dahil sa kalooban ng Diyos ang dapat masunod, hindi yung ating kahilingan. Samantala, sa palengke ng kabanatuan sa Nueva Ecija, usap-usapan ngayon ang dalawang inang nagpakilalang posibleng nanay ni Ryan. Si Marites, ito ang mas kahawig niya. Kasi kasi Alin Toyang, halos magkababaryo to, pares na nakatira sa Diez Garcia. Eh, kung masiguro si Alin Toyang kakilala nito, doon yung binigay sa kanya yung bata. Si Pira, anak ito, kilala ko rin to. Kita po yung sa mukha ay sa mata po, medyo may pagkahawig po siya. Ang isa na nagsabing ina siya ni Ryan, si Marites, muli namin kinamusta. Masaya po ako dahil nakita ko po siya. Ako ang tunay na nanay. Malakas daw ang loob ng pamilya Tolentino na sila ang mga tunay na kadugo ni Ryan. Kuhang-kuha raw kasi ni Ryan ang mata ng mga Tolentino na parang laging nakangiti. May mga kamukha rin daw si Ryan sa mga pamangkin ni Marites. Ang hilig ni Ryan sa musika, sa pamilya Tolentino rin daw niya nakuha. Kami po talaga, meron din kami laing musikero. Talaga sigurong nagmana siya sa amin. Kasi po ang tatay ko maganda rin ang boses. Lahat kami halos marunong kumanta. Malinaw at pahing-pahi ang kwento ng pamilya Tolentino. Pero nung pinuntahan namin sa Baluga, Talavera, sa Nueva Ecija pa rin, ang mga kamag-anak ng sinasabi ni Marites na ama raw ni Ryan, ang yumaong si Jesse Santos, may ilang mga detalye na tila hindi nagtutugma. Kinumpirma naman ang anak at apo ni Jesse na ibinahay raw talaga noon ni Jesse si Marites at nagkaanak nga sila ng lalaki. Batang lalaki ay anak na ng tatay ko. Simula sa pagkabata, hindi ko na siya nakita mula nung maalis
inyalis siya ng nanay niya. Pero ayon sa kwento ni Estrella, apo ni Jesse, na iuwi pa raw noon ni Jesse at ni Marites ang bata na may palayaw na bundoy. Nanganak ako, ilang buwan lang, nanganak na rin siya. Sa ospital siya nanganak, tapos iniuwi naman siya dito ng aming nuno. Dito siya ipinagdemon sa bahay. At pag aalis nga siya, hindi naman din may daddy sa bote yung bata. Ako magpapadaddy kay bundoy. Paliwas ito sa kwento ni na Marites na pagkapanganak pa lang, agad na kinuha ni Aling Toyang si Ryan na Joel pa noon ang pangalan. Yung pinanganak ko yung anak ko sa ospital, kinuha po ni Aling Toyang. Nung kinuha yun, wala na po sa tabi ko. Wala po saan na dinala. Para kumpirmahin ang istorya ni na Marites, tinungo ng aming team ang ospital kung saan daw nanganak si Marites para hanapin ang records ng kanyang panganganak. Ngunit ang mga records mula 1970 at 1980, hindi na raw kumpleto. Sinamahan din namin ang pamilya Tolentino sa Philippine Statistics Authority para alamin kung may birth certificate na nakarehistro sa pangalan ni Joel De Vera. Ang pangalan ni Ryan bago siya ipinaampon. Walang lumilitaw na Joel De Vera sa record namin. Maaring nung ipinanganak po sa ospital, hindi po na-forward po sa local civil register office. At nung tinanong namin ang pamilya ni Marites sa sinasabing may iniuwi raw siya noong sanggol na ang pangalan, Bundoy. Hindi ko po inuwi ang anak ko, kinuha na Aling Toyang sa ospital. Hindi ko kilala si Bundoy. Joel lang po. Ano mang pagdududa raw ng iba, kumpiyansa sila na si Marites ang magpo-positibong ina sa DNA test. Nararamdaman ko talagang siya ay kadugo namin. Sana po talaga ang anak ko ay Joel. Binalikan din namin ang isa pang posibleng ina raw ni Ryan, si Gina Castillo. Siya man, meron din daw bagong ibubunyag. Si Gina po, ang totoo po niyan, ayaw lang niyang sabihin ng buong detalye. Pero sa Antandang Toyang po, nagtira po sa AKPA, halos kapitbahay nung asawa niya. Lilinawin ko lang, kilala ko si Toyang. Nung una kasi hindi ako nagsasalita kasi siyempre magulong ang isip ko. Nirevius ako, hindi ko nasabi yun. At sa tingin daw niya, ang doktor na umampon sa kanyang anak ang nagbigay ng sanggol kay Toyang o ang tindera ng isda na nagsilbing middleman sa pagpapaampon kay Ryan. Ang sabi niya kasi sa akin, may pagbibigyan siya ng dalawang mag-asawa. Huwag daw akong mag-alala. At ito ka, hindi mapapaliwara yung bata na to. Ang iniisip ko naman, si Aling Toyang, ang inangunguha ng bata na mag-aampon. Yun ang pumasok sa ulo ko na baka si Aling Toyang na taga-akpa ang kumuha. Pero may minention po ba sa inyo si Doktora na Toyang? Wala, kasi patay naman na yun eh. Kaya malakas pa rin daw ang paniniwala ni Gina na siya ang magpo-positibo sa DNA test. 100% pa rin na anak ko siya. Sigurado ako. Pero ano na nga ba ang resulta ng DNA test? Ipadala na po ang kanilang mga DNA samples. Nakolekta ito noong May 30 and the following day na ipadala na rin po sa aming partner laboratory. Ang resulta ng DNA test nila Ryan, Miss Marites Tolentino at si Miss Gina Castillo ay hinihintay pa rin natin hanggang sa araw na ito. Wala pong bibitiw, sabay-sabay po nating tutukan.